Hey guys, so welcome back to my channel. This is Swing X TV. Ang ituturo ko sa inyo ay tungkol sa mga basic at advanced techniques tungkol sa Microsoft Office applications. So gagaya ng Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Publisher at marami pang iba. So ang magiging topic natin ngayon ay kung paano ang gumawa ng page border sa ating page or sa ating document. Okay, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. Okay? So sige, tara, simulan na natin. Una, punta tayo dito sa startup program. Yan, so na-open ka na. Then, search lang natin dito Microsoft Word. Okay, so inimigay yung gamit yung Windows ay Windows 10. So Microsoft Word 2010. Double click natin. Yan. Alright, so ito na, naka-open na ako. So unang gagawin natin para mapunta tayo sa mga sa page border, punta tayo sa page layout. Okay, nasa page layout na tayo. Yan, then makikita niyo dito sa toolbar menu natin, nandito yung page background. Okay, sa taas ng page background na toolbar, makikita naman natin yung page borders. Okay, click natin. Then, sunod naman, dito tayo sa page border. Then, meron tayong styles, color, width, and art. Okay. So, una dito sa style, for example, gagawa tayo ng mga formal na document. So, ito yung ginagamit natin mostly ng mga borders. So, meron tayong mga pagpipilian dito. For example, ito. Check natin. This one. Okay. So, makikita naman natin dito sa preview, dito nag-appear siya. Okay. So, click lang natin siya. Okay. So, yan. Meron tayong page border. Then, balik tayo ulit dito sa page border. Halimbawa naman, gusto natin ng kulay sa ating page border. So, ang gagawin lang natin, punta tayo dito sa color. Then, marami tayong pagpipili ang kulay dito. So, we can choose any color. For example, ito, red na pili ko. So, yan, nag-appear na siya dito sa preview natin. So, click ko lang siya, okay. Yan, so, red, naging red na yung page border natin. Okay, balikan naman natin. Page border again. Then, punta naman tayo sa width. Okay, so ibig sabihin nito sa width kung gaano magiging kung gaano kalapad yung magiging border natin. So for example, 3 points. Okay, so click natin. So yan, nandito sa preview, medyo mas makapal nga siya, mas malapad. Then click lang natin, okay. Yeah, so malapad na yung border natin. Balik ulit tayo dito sa page borders. Click natin, then for example naman, ang gagawin nating border ay para sa mga projects natin sa school. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa art. Okay, so kung gusto nyo medyo stylistic yung magiging border nyo para pagpasa nyo sa teacher nyo or sa mga professor nyo, maganda tingnan. Meron tayong mga pagpipilian dito gaya ng apple or kahit ang scroll down lang natin. So, yan, marami tayong choices dito ng border na art. Okay, so say for example ito, Thai or new, okay, coconut in English. Okay, so click natin, okay. So yan guys, nag-appear na siya yung border na. So yun na, nakagawa na tayo ng page border. So napakadali, basic na basic. Ano nga ba kalagayan ng paggamit ng page border? Okay, so for example, magpapasa kayo ng project sa mga teacher nyo. So ang nagiging advantage niya ay nagkakaroon yung project nyo ng additional features at visual effects. Alright, so sana may natutunan kayo and thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!